So, ayun mga kapangarap, no. Tapos na ang ating duty, training lang tayo ngayon dito. Pumasok tayo ng alas 10. Medyo maa. Pumasok tayo ng alas 10, nag-out tayo ng buksan ko lang 'yung sasakyan. Ha. Pumasok tayo ng alas 10, may bayan yung hindi malamig. Ay magbukas ah. Hoy. pumasok tayo lang ng alas 10 tapos nag-out tayo ng 3:30 ngayon. So 10, 11, 12, 3 lang. 10, 11, 12, 1, 2, 3. So mayroon tayong 5 hours na nag-domake. So medyo inaalala lang natin kung ano yung mga ginagawa natin dati. Anyways, medyo nag-i-snow ngayon kung nakikita nyo, no? So yun, mga pangarap. So dito, for example, mag-a-apply ako dun sa kabila. Kukunin ko lang yung schedule ko dito. Pa-finalize ko lang yung schedule ko dito. Then pwede na akong kumuha ng magpasa ng resume dito sa kabila. And kung meron silang available time na pwede akong pumasok, yun, pwede. So yun, puro minimum naman dito yung mga gantong trabaho, no? So pasok tayo, medyo malamig. Hindi ko kaya. Kala ko kaya ko eh. Anyways, so ayun. Buti dinala natin yung ating mga black shoes, no? So ayun, mga pangarap. Yung bukas ulit, practice ulit. Ito yung first day. So, compare ko lang, no? Dito, para lang siyang delivery lang. So may tawag kami dito dati, nakalimutan ko lang kung anong tawag. Yung sa mga delivery, yung wala siyang fine dining, puro delivery lang siya. Parang may rider lang. Pero dito, hindi ganun ka-peak. Ayun ko lang, ha? Kasi kaka-umpisa ko pa lang naman. So wala pa akong idea talaga kung ano talaga ang, kung ano yung peak. Pero ang napapansin ko, base sa pinag-usapan namin Kamal kanina, parang minsan nagfo-full ano sila, full make sila o kaya domake sila. So ibig sabihin malakas yon. So pag sinabing full, lahat ng mga pan dyan is gagawa mo ng do. So i-make mo ng do. So ganun mga kapangarap. Anyways, so far so good. Magandang ano to, magandang pumpisa. At least ngayon meron na tayong isang araw na pinagtrabahuan. So dito ang minimum kasi dito is around, sabihin ko na mga kapangarap, $13 per hour. So kunwari magdo-double job ka pa, so another 13 hours per hour ulit yun. Like si Kamal kasi meron siyang parang 16 hours iba-iba. So meron siya dito, gumagawa siya dito sa umaga, tapos meron din siya sa pagkatapos niya, kasi lumalabas siya alas 2 eh. So si Kamal lumalabas siya ng alas 2, so papasok siya doon sa pinagtatrabahoan naman niya isa. So part-time din na 4 hours, tapos meron pa siyang isa, bali 3, 4 hours ulit. So siya meron siyang 16 hours a day, minsan 18 hours a day pa. Talaga masipag ganun. So I think not bad naman yun kung gagawin din natin yun. Paumpisa lang, kumbaga parang ano tayo, familiarization. Tapos syempre pag nag-a-apply ka kasi dito ng gusto mo, kunwari nag-apply na ako sa office, so parang meron na tayong tinatawag na legitimacy na nagtatrabaho ngayon tayo dito sa Canada. Kasi yan yung isa sa mga kumbaga hinahanap din yan, na alamin kung nagtatrabaho ka na dito sa Canada, currently working ka ba sa Canada, or currently employed ka doon sa company pinag-a-applyan mo, or not. Mga ganun, may mga question ganun. So, itong ginagawa natin ngayon, ito yung parang pinapatunayan lang natin sa mga employer natin na legit tayo, na ano tayo, na legal tayo na magtrabaho dito. So, this is our first time after 1 month, yeah? After 1 month na nag-a-apply tayo online, may mga tumawag pero hindi siya ganun ka, alam mo na,
Siyempre, sa interview, marami ka pa rin kailangan i-adapt sa kanila kung paano yung way, ano yung hinahanap nila. Siyempre, hindi yan basta-basta. So, may mga hinahanap din sila. So, siyempre, lalo-lalo na wala tayong experience dito sa Canada. So, siyempre, yung mga employer, I don't know, hindi naman siguro lahat. Pero, kumbaga, magandang ano na rin, parang mapatunayan natin na tayo ay legit na pwede magtrabaho dito sa Canada. So, ito yung starting point. Kung gusto natin gawin yung ginagawa ni Kamal, pwede rin naman. Ako, go ako doon kasi bakit ka? Basta malalapit lang. Kasi alam mo naman tayo sa Pilipinas, hindi yan tayo dyan kahit saan pupuntahan natin, kahit malayo. Traffic pa plus ano pa. So dito hindi. Kumbaga, ilang oras ka lang mag-work, yung biyahe mo 5 minutes, mabilis ang oras dito. Ay, mabilis yung travel time mo dito, lalo-lalo na pag may sasakyan ka. No? Pagdagbas ka naman, mabilis din naman 10 minutes, ganyan. Pero dito 10 minutes. Pag nakasasakyan ka 5 minutes. So, kabilang kanto lang kasi. So, hindi lang talaga advisable na maglakad-lakad ka sa labas. Kasi nga, sobrang lamig. So, ayun mga kapangarap, no? So, yun yung update ko ngayon na since na nag-start na tayo dito. So, well, yun, marami tayong pwede pang ma-explore ngayon dito. Starting lang muna, paano rin tayo. Sabi ko nga, darating din yung time, makukuha rin natin yung ano natin, yung work na, pero malamang sa malamang, kasi kung ako tatanong, kung lalayo lang din naman ako dito, I mean, oo nga, nakuha ko nga yung work na gusto ko, sasahod ka ng around $20 o 17, o sabi mo na 17, 18, 19, $20 per hour, pero medyo malayo dito. Eh di, parang kumuhusong mo ka lang ng gasolina nun, di ba? Eh dito, walang masyado. Kumbaga parang, oo nga, nasa $13 ka o magta $26 ka pa, pero kapit bahay mo lang. So parang ito yung bahay mo, punta ka lang kabilang street, kaya yun yung trabaho mo. Diba? Parang lalo gagawin sa bahay, diba? So, i-work mo na lang yung ano mo. Doon nakapagod din, ha? Pero sana napagod din ako, ha? Bakit ka mo? Eh, syempre, maggapon na kung hindi maggapon. Magulat din, nakatayo na ako dyan, eh. Gumagawa na ako nando, eh. So, medyo konting familiarization pa, first day ko ngayon. May mamaya isusulat ko yung mga key points na tinuro sa akin ni Kamal, no? Pero meron kasi akong strategy ginagawa dati sa Pizza Hut na gusto kong i-adapt dito. Kasi dito, kaya kong pabilisin yung trabaho, eh, sa totoo lang. Pero syempre, dahil may oras tayo, syempre ngayon, dun muna tayo sa standard. Pero syempre, habang tumatagal, medyo nasasanay na tayo. Anyways, no, punta na tayo, napainit ko na itong sasakyan, pinainit ko lang talaga. Kasi kalabas lang, ayaw niya mag-start kanina dun sa automatic, eh. So, at least ngayon, nakaano na tayo, no. Eto na. So, aray. So, ito na, mga pangarap, no. Follow nyo sa ating mga channels, ito, i-ano ko dito, FB pages natin, yan, tapos YouTube, yan, tapos TikTok, yan, tapos, yan, to God be the glory, ha, to God be the glory. Lahat ng nangyayari sa atin ngayon, dahil yan sa taas, tandaan natin yan. Kung bang tayong titigil, kasi alam natin na ito ay isang part ng growth natin dito. Alam natin, marami tayong gustong makamit, pero kailangan din natin dumaan muna sa step by step. Familiarization lang muna tayo. Familiarization. Diba? Pag pamilyar na tayo, yun, medyo gamay na natin tong lugar. Ayan, medyo, bisado ko na to, ganyan-ganyan. Saka na tayo Well, bibilisan natin yan. Bibilisan natin kasi kailangan natin kumita ng pera. Kasi gusto ko nga mag-apply ngayon. Pwede. Punta ako dun sa kabila. Pero hindi. Huwag mo na ngayon. Kasi kailangan ko munang iyan ito. Kailangan ko munang i-expertize yung lawmaking. Siguro after a week, saka tayo mag-apply for second job. So, dito lang. Ano lang yan, chill-chill lang muna tayo. Chill-chill, pero maganda kitaan. Yun lang, yun ang habol natin, no? So, mga pangarap, no? Rock and roll tayo dyan. And, huwag tayong umintong mangarap. Basta, pag may pangarap tayo,
one step at a time, 1% daily, action lang tayo, darating din tayo sa dulo. Okay? So, ganito na lang, no? Peace out, bye-bye.